Welcome back to my channel. I'm Wilby TV. Nagbablogs nga po ako ng iba't ibang uri ng halamang gamot. Nagtuturo din po ako ng tips tungkol sa iba't ibang uri ng halamang gamot. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-likes. Huwag na rin pong kalimutan i-share kung mahilig po kayo dito sa mga ginagawa ko na pagtitips tutorial and pagbablogs ng iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Tulong po ng channel ito ay marami po ninyong nakikilala ng mga iba't ibang uri ng halamang gamot na natural sa paligid ng bahay ninyo na libre lang. Bago natin po umpisan ang pag-tips tutorial ko ngayon, pinasasalamatan ko nga po pala sa mga subscriber natin na all subscriber, all viewer. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po patuloy ninyo suportahan yung channel ko para lalo pa po mag-growth. Marami po natin matulungan na mahirap nating kababayan, ganun din po sa new subscriber, new viewer. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po ay patuloy ninyong suportan yung channel ko para marami nga pong makapanood at masuggest yung mga video at marami po nilang matutunan ng mga bawal kainin, bawal inumin, bawal gawin para hindi na lumalala yung sakit nila o lumibat. Para hindi na nila kainin yung mga hindi dapat kainin, para hindi na nila dapat inumin yung dapat inumin, para hindi lalo lumala yung sakit at magkasakit sila ng mga sakit na hindi pa nila nararanasan. Ang ititips tutorial ko po ngayon, yung saan ang gagaling yung high blood, ano nga ba ang pinanggagalingan ng high blood, mga pagkain, pwede kang lumala yung high blood mo kung may high blood ka, or magkaroon ka ng high blood, o sa family mo mayroon ka na high blood. For the history, namamana po ang high blood. Tips number 1, mga pagkain na bawal kainin kapag ikaw ay meron ng high blood, lalo na kung sa kasalukuyan meron kang high blood, yung hipon or syrup, hindi syrup, sabon na, yung hipon nga po, iba't ibang uri ng hipon, hipon sa ilog, hipon sa dagat. Ano po ba ang mga hipon sa dagat? Lobster, sugpo, pasayan, yan po yung mga hipon. Yung hipon naman sa ilog, kagtan, labalaba, bigsiun, kahig, tapos meron pa dyan na yan ang takwasan. Yan, marami dong mga uri ng hipon, mas marami sa tubig tabang. Yung hipon po na yan, kahit anong uri mo, pinirito, or sinabawan, sinigang, sinama mo sa gulay, sinama mo kahit sa ang pagluto ng ulam, yung hipon po pwedeng kainin yung laman. Ang nakaka-high blood po dyan, yung nandito sa batok, yung piga niya, yung aligi, yan yung aligi niya, yung bawal sa may high blood. Kung bawal po ninyo kainin yung aligi ng hipon kapag kayo ay may high blood, lalong lalala po yung high blood ninyo. Yan po yung tips number 1. Tips number 2, alimango. Iba't ibang uri ng alimango or kind of alimango. Ano bang alimango natin? May alimango na sobrang laki, di ba? Yung nabibili sa SM. Meron tayo dyan na kalantigas. Meron tayo na alimasag. Meron tayo dyan na kimpi. Meron tayong kuray, payapay, kaldi-kaldero. Tapos, yung iba pang iba ang pangalan sa inyo, basta kind of crab, bawal po yung kainin. Kapag sinama mo sa gulay nga, sinigang, anuman ang luto ninyo, ang pinakambawal po kainin dyan, yung aligi. Lalo pong lalala yung high blood ninyo kapag kinain ninyo yung aligi ng alimango, any kind of alimango na aligi. Yan po yung nakaka-high blood. Yan po yung tips number 2. Tips number 3, pagkain din nakaka-high blood, yung mga taba-taba, kagaya ng taba ng baboy, taba ng baka. Ano pang mga pagkain natin matataba? Yan, baboy, baka. Yung baka, pag kinain mo yan, di ba, sobrang mantika niyan, lalo na pag malamig. O, di ba? Kapag pumasok yan sa tiyan mo, lalo yan tutulog kasi sa loob ng tiyan, lalo kung malamig na tubig ininom mo, kumain ka ng baka, yung sibon niyan, lalo tutulog sa gilid ng puso mo. Tutulog yan. Yan na yung nagkukos ng yung high blood mo, lalong lalala. Pero kung wala kang high blood,
pagpaulit-ulit kang kumain ng baka, magkakaroon ka ng high blood, lalo na kung wala kang exercise. Ganon din po yung taba ng baboy. Merong mga tao tayong kababayan na mahilig kumain ng taba ng baboy. Hindi baling kumain ka ng mga laman ng baboy, wag lang yung taba araw-araw. Alam mo bakit? Kung high blood ka, sasakit yung batok mo o lalong lalala po yung high blood mo. Lalo na kung may history ka nga ng high blood sa family, lalala yan. Ganon din po yung tawag din, sabi ko sa inyo, baboy, baka, yan. Yan yung mga pagkain na karne na yan, yan yung nakakalala ng high blood. O kung may, wala ka pang high blood, lalong bubuhay ang high blood mo o pagkakaroon ka kung araw-araw. Lalo na kung edad mo mga 40, tapos paspas ka pang kumain ng mga taba ng baboy, taba ng baka, merong mahilig talaga na ganyan kumain ng taba ng baboy and baka. Yan yung mga pagkain na kakain. Tips number 3. Tips number 4. High blood na nakukuha or namamana kung mayroon ka na family history. Yan po talaga yung tips number 4. Kung mayroon ka na lula, lulu, tatay, ganun mga kapatid. Talagang ilan man sa pamilya ninyo na may high blood na ganyan, kahit bata ka pa, wala ka pang high blood. Pagdating ng panahon, tapos yung mga pagkain na nasabi ko, mahilig kang kumain, pwede ka magkaroon ng high blood or magising na yung dugo mo talaga ay meron na family history of high blood. Diba? Yan po yung tips number 4. Tips number 5. Ito pa. Pagkain na kaka-high blood, balut. Alam niyo yung balut? Ang balut ay kapag hapon lang tinitinda yung balut. Napakalakas ng magpataas ng dugo niyan, balut. Ah, bakit? Kasi masarap yan, masustansya yung balot. Yan yung balot kasi kwan, pampalakas. Lalo na kung bagong kasal kayo ni misis or pagod na pagod ka sa tabaho, pwede kang kumain. Yung iba nga, everyday kumakain na balot. Pero kung high blood ka, ito yung tips number 4. Please listen, huwag po kayong kakain ng balot. Baka lalong sumakit ang batok mo. Lalong tataas ang dugo mo. Kung wala ka man history ng high blood, pwedeng magkaroon ka kung araw-araw kang kumakain. Kumakain ka halimbawa ng 5 times a day, di ba? Napakalakas ng magpa-high blood ng balut. Yan po yung tips number 4. Tips number 5, pwede ka rin ma-high blood yung mga beer. Marami na nakapagsubok niyan, beer araw-araw, tapos sinasamahan pa ng mga karneng baboy, baka, beer. Combine nyo yung tips number 5. Kapag araw-araw kang kumakain ng baka, umiinom ng karning baboy, umiinom ng beer araw-araw, lalo kung may edad ka na, magkakaroon ka ng high blood. Hindi man yan yung bukas, mga luwa o next year, piling magkaroon ka ng high blood. Pag ganyan yung pagkain mo, inumin, araw-araw beer, tapos karning baboy, taba, pulutan mo baka, o. Kung wala kang family history ng high blood, pwedeng magkaroon ka ng high blood. Pag ganyan yung inumin mo at pagkain mo araw-araw. Yan po yung tips number 5. Tips number 6. Pwede kang ma-high blood. Yung, halimbawa, tumigas na yung manoy mo tapos gustong lumabas niya yung sperm. Hindi mo pinapalabas. Yung parang isang buwan na wala kang chinch oil, pwede ka rin ma-high blood kasi dagdag ng dagdag yung dugo mo. Kumakain ka ng mga kagaya ng kaning baboy, kaning baka, inom ng inom ka ng beer, kumakain ka ng mga alimango, lalo na aligi, hipon, yung mga aligi ng hipon, tapos wala kang asawa, din hindi ka nag-i-spakul o nag-jajakul, pwede kang magkaroon ng sintomas ng high blood. Alam mo bakit? Kasi pag tumigas yung manoy, yung dugo niya gustong lumabas. Kapag yan ay napalitan, nag-chinch oil nga, nagpapalit yung dugo mo, nagsisirkulant ng maayos. Ay kung wala kang asawa, ganun, hindi ka mahilig mag-sarili, pwede kang ma-high blood. Yan po yung tips number 6. Tips number 7, pwede kang ma-high blood sa
mga pagkain kagaya ng iba't ibang uri ng gulay, tapos hindi mo alam na i-combine doon sa araw-araw, pwede kang mahiblad. Ito, talbos ng kamuti, ampalya. Kung araw-araw kang kumakain yan, talbos ng kamuti, lalo na yung pula, ampalya, lalo na yan. Kapag isang taong kang kumakain yan, makakaramdam ka ng pananakit ng batok, lalo na lahukan mo ng itlog. Tapos, yung itlog, pag aahonin mo yung ampalya, tataktak mo yung itlog medyo malasado. Yan po, nakakahiblad din yan, araw-araw mo pagkain pag yung ampalya, tapos medyo malutong-lutong pa. Ganon din kasama yung itlog na medyo malasado. Talagang nakakakos po yan ng high blood kahit wala kayong history. Ganon din po yung talbos ng kamuti, lalo na kung ikaw ay naga kilaw ng talbos ng kamuti, lalo na yung pula. Nakakataas po yan ng dugo kasi nire-resita din yan eh. Pag ikaw ay anemic, ang nire-resita yung talbos ng kamuti na pula, ilagay sa sinigang na isda. Nakakakos po yan ng high blood pag araw-araw talbos ng kamuti, lalo yung pula. Yan po yung tips number 7. Tips number 8, pwede kang magkaroon din ng high blood, hindi lang sa pagkain, hindi lang sa history. Pwede yan sa mga araw-araw mong ginagawa. Pwede kang palaging puyat, pwede kang palaging sobra sa tulog, pwede yan na napaka sobra ng trabaho, sobra-sobra, tapos yung area mo sa pagtrabaho, sobrang init yan. Nagkukos din po yan ng high blood. Delikado po yung ganyan. Yung tips number 7. Ganon din po yung mga pag-inom ng iba't ibang uri ng gamot. Lalo na kung yung gamot ay mga vitamins na sobrahan ka. Pwede kang maging high blood. Yan po yung tips number 8. Kung araw-araw umiinom ka ng gamot, tapos sinusobrahan mo pa, may iba pang vitamins na iniinom ka, pwede ka rin maging high blood kasi nasobrahan. May limit po kasi yung katawan natin ng pag-inom ng mga vitamins. Kaya nga, yung mga vitamins, may mga milligram. Kapag nasobrahan ka niyan, nasobrahan yung abono mo sa katawan ng vitamins, pwede kang magkaroon din ng cause ng high blood. Kung halimbawa ay 500 milligram, example yung dapat lang inumin mo, tapos ginawa mo 1,000 araw-araw, magkukos ka rin ng high blood niyan pag sobra-sobra. Lalo na kung nirisita sa'yo ng doktor yung vitamins lang ganun, tapos meron na vitamins na iniinom ko pa, hindi lang ng doktor. Siyempre, pag sama-sama yan, may limit yung katawan natin sa pag-inom ng gamot. Kaya may mga milligrams nga yung gamot. Pwede kang magkaroon ng high blood or marcos. Wala man yan sa history mo na family na may high blood kayo. Sana po ay marami ninyong tutunan sa pinagtitipstorel ko o pinagsasabi ko. Sana po nakatulong ako sa inyo sa problema ninyo ng high blood sa araw-araw. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong support. At sana po ipatuloy niyo supportan yung channel ko para lalo pa pong mag-grow. Thank you for watching.